Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So yan, kagigising ko lang actually today. So yan, magkape muna tayo guys. Charot! Ayan, so usually ginagawa ko pag morning, kakape muna ako and then bubuksan ko yung actually yung bintana. Dilig ako ng halaman. So pakita ko sa inyo guys yung mga halaman ko in here. Nilagay ko sila malapit sa pintuan ko para at least masinagan sila ng araw. So kung makikita nyo, meron akong different plants dyan. And then pag uwi ko, binabalik ko sila sa tama nilang shelves. Ayan. So ito, yung first halaman ko na medyo malaki na, snake plant. Ayan. And then this one is golden photo. And then this one is spider plant. And then itong isa, itong hanging plant ko na to, ito yung English ivy. Ayan. Pag dinidiligan ko sila every morning, actually hindi sila every morning ko dinidiligan, at least mga once or twice a week, pero konti lang. So ginagawa ko, tinatakal ko talaga sila para to make sure na hindi sila na-overwater. Ayan. So, ginagawa ko, I have in here cup, and then, didiligan ko lang sila ng kaunti. Ayan. You can do it twice a week. Ayan. Pero sobrang konti lang ng water, since nga, walang drainage yung aking pot. This is actually a spider plant. Ayan. Kaya siya tinawag na spider plant, kasi it resembles kung ano yung itsura nung spider, like yung mga galamay niya. As yung na-research ko is maganda daw siya for air purification. And kaso ang napansin ko dati dito, after ilang days, pagkatapos ko siya mabili, ang nangyari is yung mga tips niya, nagba-brown. So ang sabi is that yung water kasi namin dito sa apartment is full of minerals, especially yung mga calcium and magnesium. So, hindi na to-tolerate yun ni spider plant. So, ang nangyayari is nagkakaroon siya ng mga brown tips. Sabi kasi, it's either distilled water daw, yung ididilig mo kay spider plant, or rainwater. Kaso, dito sa amin, sa Germany, wala naman ding rainwater. Siyempre, wala din ako mahanap na distilled water para pandilig kay spider plant ko. Ang ginawa ko is nagpapakulo lang ako ng tubig. Sasalain ko yung mga minerals na yon, since kapag nagpakulo ka, tumitining siya, especially yung calcium na yon, tumitining siya, pwede mo siyang salain. So, yun yung pinandidilig ko. So far, okay naman siya. Medyo nag-adapt na siya dun sa tubig na dinidilig ko. Kaya, hindi na masyadong nagbabrown yung mga tips niya. And then, this one naman, this is actually a golden photo. Ilagay natin dito sa medyo may maliwanag. Ayan. Para lang siyang vine, no? It's a type of ivy na kapag ka humaba, nagra-run or sumusunod doon sa pattern na inilagay mo sa kanya. So, binili ko to kasi wala lang, nakyutan lang ako. Tapos, madali din daw siyang alagaan. So, wawater mo lang siya at least once a week. Ayan. So, mas maganda if tuyong-tuyo yung lupa before watering it. Tapos, mas maganda daw kung yung pot mo is may drainage para mag-flow lahat ng water pababa o yung mga excess water. Kasi medyo sensitive sila sa root rot. Ngayon, ginagawa ko, since wala nga drainage itong aking pot, usually naman kasi walang drainage kapag mga ceramic pots like this one. That and that. Ayan. I-water ko lang siya once a week, which is actually calibrated at least 150 milliliters of water to 200 milliliters. Tapos, ididilig ko lang siya dyan. So, itong plant na to, yung golden photo, maganda siyang house plant, especially for air purification. Dahil, nag-filter siya ng formaldehyde, iba't ibang mga klase ng mga toxic chemicals na nire-release ng mga furnitures, ng paints, iba't ibang klaseng gamit sa bahay. Ilapit lang natin para at least makita natin kung nang mabuti kasi medyo madilim doon sa side na yun. Yeah, ilapit lang natin guys. So this one, this is my snake plant. Siguro mga ilang months na rin siya sa akin. I think mga 2 months na rin yan sa akin. So ito, binili ko siya kasi
na-research ko na madali lang siyang alagaan, low maintenance lang siya. And then, you can water it every 2 weeks o kaya every week, ganyan. Very forgiving din nung plant na to. So, nabili ko siya before, ganyan lang siya kaliit. Pero ngayon, medyo lumaki na siya. Eto, may sumisibol na naman na bagong leaves. Ayan, lumalaki na siya. And then, dito sa likod, eto, yung talagang full-blown na lumaki na ng leaves. Ayan. So, itong plant daw na to is good for air purification. Nag-release daw to ng oxygen in the night to help you for better sleep. And then also, nirepot ko na rin siya. Previously, dito siya sa pot na to nakalagay. Pero since nga, nag-grow yung mga additional leaves niya, nirepot ko na rin siya para at least mas lumaki pa siya. So, let's proceed here naman dito sa English ivy. Ayan. So, itong English ivy na to, vine lang din to. Actually, parang nga lang din siyang damo eh. Natuwa lang ako, nabili ko to actually sa IKEA. Mura lang to, mga 2 euro something. Ayan. So, natuwa ko kasi ano siya. Kumbaga, air or hanging plant siya. Ayan. Pwede mo siyang maging decorative piece. Nilagay ko siya actually sa banyo. Pero, for this moment, ayan, papakita ko lang sa inyo. Kasi gusto ko lang din siya din paarawan. Makakatulong din siya for air purification. And also, you can water it for at least once a week lang. Ayan. Let the soil dry out completely before you water it. And then, mas maganda nga din daw if kung may drainage yung iyong pot. Pero, since wala nga drainage yung aking pot, ang ginagawa ko is kinakalibrate ko lang din yung water na dinidilig ko sa kanya. So, once a week ko lang siya dinidiligan or every 7 days. Yan. And then, 150 milliliters of water to 200 milliliters of water is enough. Kasi nga, wala siyang drainage. So, hindi ko din naman alam kung gaano karami talagang water ang ididilig ko. And also, syempre, ano din sila? Very sensitive din sila sa root rot. Always be careful when you are watering your plants. So, kapag napapansin ninyo na yung mga leaves niya is parang nagda-dry out siya, ang tendency kasi sa atin is dinidiligan natin sila more kasi nga, akala natin kulang sila sa tubig since nagda-dry out sila, which is wrong. So, kapag yung leaves nagda-dry out, nabubulok, nag-yellow, or nagiging brown, it doesn't mean na dehydrated siya. So, it doesn't mean also na it needs more water. It only means sometimes or most of the time na nabubulok yung roots niya because of excess or excessive water. So, the nutrients could not be delivered through the stem, going to the leaves. Mangyayari is mabubulok talaga or mamamatay, matutuyo yung mga leaves kasi it doesn't get the water, it doesn't get the enough nutrients coming from the roots. So, and then this one, this is my cactus. Ayan, nabili ko lang din to sa IKEA way back before. I think itong cactus na to, 1 year old na siya sa akin. So, never na siyang lumaki because I didn't repot it. Kasi super dali niyang alagaan. Kahit mga siguro 1 month mo siyang hindi madiligan, 1 month mo siyang hindi mapaarawan, hindi siya mamamatay as in. So, it really needs little or no attention at all. Pero syempre, avoid natin yung too much water or yung excess water dito sa plant na to. Kasi nagkamali ako before. Meron siyang, tatlo kasi itong set eh. So, yung isa kong ganitong klase ng cactus, nilagay ko siya sa banyo, doon sa gilid ng lababo. So, most of the time, nababasa siya, no? Medyo humid din kasi sa banyo. So, nagkakaroon siya ng super duper excess water. So, akala ko okay naman sa kanya kasi mukhang healthy naman talaga yung cactus ko. But suddenly, nasagi ko siya, yung isa kong cactus na yun, and then natumba siya, nalaglag siya. So, ang nangyari, naputol siya bigla. In short, naging marupok yung cactus ko, it's because of too much water. As I have noticed, sobrang fluffy, sobrang
ano ba tawag doon? Mushy ba yung datingan niya? Na parang sobrang lambot nung mushy nung aking cactus na yon. Naging sobrang weak nung structure nung aking cactus. Kaya guys, so if mag-alagay kayo ng cactus, huwag niyo nang ilagay sa banyo or dun sa area na madaling mabasa or laging nababasa kasi masisira siya or mamamatay talaga yung cactus niyo. So ang ginawa ko, since nung nga naputol na siya, tinapon ko na lang siya. Another cactus, no? So, 1 year na din to sa akin mahigit. Kakarepat ko lang siya recently. So, kasama siya nung isang cactus na maliit na pinakita ko sa inyo. Medyo not looking so healthy siya kasi medyo payat siya. Ayan. So, ang ginawa ko is nirepat ko na lang siya at least para mag-grow siya better or evenly. Ayan. Medyo payat siya. Actually, 1 year. 1 year sa sobrang liit na container. Hindi ko siya nilipat. Ayan. So, hindi siya talaga lumaki. So, if ever na gusto nyong lumaki yung mga plants ninyo, you have to repot it. Hopefully, mga after ilang months, sana lumaki siya or, I mean, maging healthy looking tong cactus na to. Actually, pala kong ipropagate to, itong cactus na to, para at least dumami pa sila. Pero, let's see, kapag may time ako, I'll show you how to propagate plants. For today guys. Hope you like this video at kahit pa paano meron kayong napulot na kaunting aral sa pag-aalaga ng mga halaman. See you guys on my next vlog. Bye!